Sa kaibuturan ng hilagang bahagi ng Australia, nabubunyag ang lupain ng mga sinaunang lihim. Ito ay isang kaharian na mababatong tanawin at masiglang buhay. Dito, sa naliligo sa araw na kakahuyan at savanna, naninirahan ang isang nilalang na kasing-akit ng kapaligiran nito, ang frilled lizard. Ang Timog Papua New Guinea ay nagsisilbing tahanan din para sa kahanga-hangang reptilya na ito. Ang mga rehiyong ito, kasama ang kanilang natatanging tagulan at tagaraw, ay humuhubog sa siklo ng buhay ng lahat ng nilalang, kabilang ang frilled lizard. Sila ay patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng kalikasan, kung saan ang kaligtasan ay nakasalalay sa pakikibagay at katatagan. Ang mga kakahuyang ito ay binubuo ng matatayog na puno ng eucalyptus at masukal na mga halaman. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon na lumiliha ng mga anino sa sahig ng kagubatan. Ang hangin ay puno ng mga tunog ng mga insekto at huni ng mga kakaibang ibon. Ito ang kaharian ng frilled lizard, isang mundo kung saan magkasama ang panganib at pagkataon. Sa loob ng sinaunang tanawing ito na nanatili ang frilled lizards sa loob ng maraming libong taon, ang pagkakaroon nito ay magkakaugnay sa ritmo ng kanyang kapaligiran. Ang frilled lizard ay kilala sa kanyang natatanging frill na ginagamit nito upang takutin ang mga kalaban. Kapag ito ay nagbubukas ng kanyang frill, ito ay nagiging mas malaki at mas nakakatakot. Ang frill na ito ay hindi lamang para sa pagtatanggol, kundi pati na rin sa pakikipagkomunikasyon sa ibang mga lizard. Sa bawat galaw at kilos, ang frilled lizard ay nagpapakita ng kahusayan sa pakikibagay sa kanyang kapaligiran. Ang kanyang kakayahang magtago at magpanggap ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa kaligtasan. Sa ganitong paraan, ang frilled lizard ay nagiging isang tunay na simbolo ng kalikasan at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ilan lamang na nilalang sa kaharian ng hayop ang nagtataglay ng katangiang kasing elegante ng frill ng frilled lizard. Ang malaki at pleated na lamad na ito ay nakapalibot sa ulo ng butiki at nakatiklop sa katawan nito kapag nagpapahinga. Ngunit kapag nakaramdam ng panganib, ang butiki ay nagbabago sa isang iglap. Ang frill na karaniwang mapurol na kayumanggi ang kulay ay sumasabog sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng matingkad na orange at pula. Ang dramatikong pagbabagong ito ay may mahalagang layunin depensa. Kapag hinarap sa isang mandaragit, ibinubukan ng frilled lizard ang bibig nito ng malapad na nagpapakita ng matingkad na dilaw na lilim. Ang frill, na ngayon ay ganap ng nakaunat, ay naka-frame sa ulo ng butiki na parang isang higante at nakakatakot na hayop. Ang nakakagulat na pagpapakita na ito, kasama ng mga hising na tunog at ang kakayahan ng butiki na tumayo ng tuwid sa kanyang mga paa sa hulihan, ay kadalasang sapat na upang takutin kahit na ang pinakadeterminadong mandaragit. Sa makatuwid, ang frill ay hindi lamang isang visual na panoorin. Ito ay isang mahalagang mekanismo ng kaligtasan. Ang frilled lizard ay isang dalubasa sa kanyang nasasakupan, perpektong umangkop sa buhay sa kakahuyan ng Australia. Ito ay pangunahing aktibo sa araw gamit ang matalas nitong paningin upang manghuli ng biktima. Ang mga insekto, gagamba at maging ang mas maliliit na butiki ay pawang masarap na pagkain para sa mahusay na mandaragit na ito. Kapag gumagalaw, ang frilled lizard ay madalas na tumatakbo gamit ang dalawang paa, gamit ang mahabang buntot nito para sa balanse. Ang kakaibang lakad na ito kasama ang bilis at liksi nito ay nagpapahintulot dito na mag-navigate sa sahig ng kagubatan ng madali. Ang frilled lizard ay mahusay din na umaakyat sa mga puno upang makatakas sa mga mandaragit o maghanap ng pagkain. Sa kabila ng nakakatakot nitong hitsura, ito ay isang mahiyain at nag-iisang nilalang, mas pinipiling iwasan ang konfrontasyon hangga't maaari. Kapag hindi nangangaso umiiwas sa panganib, ang frilled lizard ay madalas na matatagpuan na nagbabadya sa araw na sumisipsip ng init na kailangan nito upang maisaayos ang temperatura ng katawan nito. Seksyon 4, isang masusing pagtingin, laki, hitsura, at pagkakaiba ng kasarian. Ang frilled lizard ay isang tanawing dapat makita, kasama ang natatanging frill at nakaka-intriga na pisikal na katangian. Ang kanilang kakaibang hitsura ay hindi lamang kaakit-akit, kundi pati na rin kapakipakinabang sa kanilang kaligtasan. Sa karaniwan, ang mga butiking ito ay lumalaki hanggang mga tatlong talampakan ang haba, kung saan ang frill mismo ay halos isang katlo ng kanilang kabuuang laki ng katawan.
Ang kanilang haba ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang mabilis na gumalaw sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng magaspang na kaliskis na nagbibigay ng proteksyon at pagbabalatkayo sa kanilang natural na tirahan. Ang mga kaliskis na ito ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi pati na rin para sa regulasyon ng temperatura ng kanilang katawan. Ang kulay ng frilled lizard ay maaring mag-iba depende sa geographical na lokasyon nito at individual na genetics. Ang mga pagkakaibang ito sa kulay ay tumutulong sa kanila na magtago mula sa mga mandaragit at maghanap ng pagkain ng mas epektibo. Gayunpaman, karamihan ay nagpapakita ng mga kulay ng kayumanggi at kulay abo na nagpapahintulot sa kanila na makihalubilo ng walang putol sa liwanag ng araw at mga anino ng sahig ng kagubatan. Ang kanilang kakayahang magbalat kayo ay isang mahalagang aspeto ng kanilang kaligtasan. Kapansin-pansin, may mga banayad na pagkakaiba sa hitsura sa pagitan ng lalaki at babaeng frilled lizard. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi agad mapapansin, ngunit mahalaga sa kanilang mga gampanin sa kalikasan. Ang mga lalaki ay may posibilidad na bahagyang mas malaki kaysa sa mga babae at nagtataglay ng mas kitang-kitang frill. Ang mas malaking frill ng mga lalaki ay isang mahalagang katangian sa kanilang pakikipag-ugnayan at pagtatanggol ng teritoryo. Ang pagkakaiba sa laki at pagunlad ng frill ay malamang na nauugnay sa mga ritual ng pag-aasawa kung saan ginagamit ng mga lalaki ang kanilang kahanga-hangang mga papakita upang makaakit ng mga babae at magtatag ng pangingibabaw. Ang mga ritual na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay at kaligtasan ng kanilang lahi. Seksyon 5, ang ikot ng buhay, mga maninila, sinisila at kaligtasan. Ang buhay sa ilang ng Australia ay isang maselan na balanse sa pagitan ng mandaragit at biktima, at ang frilled lizard ay hindi na iba. Habang ang nakakatakot nitong frill ay nag-aalok ng isang mabigat na depensa, nahaharap pa rin ito sa mga banta mula sa iba't ibang mandaragit. Ang mga ahas, mga ibong mandaragit at mas malalaking butiki ay pawang nagdudulot ng panganib sa frilled lizard, lalo na ang mga bata at ang mga nahuli sa bukas. Ang kaligtasan para sa frilled lizard ay nakasalalay sa isang kombinasyon ng pagbabalatkayo, liksi at siyempre ang kahanga-hangang depensibong pagpapakita nito. Kapag nanganganib, unang susubukan ng butiki na tumakas gamit ang bilis at liksi nito upang makatakas. Kung na-corner, ito ay tatayo sa kanyang mga paa sa hulihan, bubuka ang bibig nito ng malapad at iunat ang frill nito na lumilikha ng ilusyon ng isang mas malaki at mas nakakatakot na nilalang. Ang kahanga-hangang pagpapakita na ito ay madalas na sapat upang pigilan ng mga mandaragit na nagbibigay sa butiki ng pagkakataong makatakas. Seksyon 6, mga tagapag-alaga ng kagubatan, pagprotekta sa tahanan ng frilled lizard. Ang frilled lizard tulad ng maraming iba pang mga species sa Australia ay nahaharap sa patuloy na pagbabanta sa kaligtasan nito. Ang pagkawala ng tirahan dahil sa deforestation, agrikultura at panghimasok ng tao ay isang pangunahing alalahanin. Habang patuloy na lumalawak ang bakas ng paa ng tao sa tanawin, ang natural na tirahan ng frilled lizard ay lumiliit na pinipilit itong mapalapit sa mga pamayanan ng tao. Ito ay madalas na humahantong sa tunggalian, kung saan ang mga frilled lizard ay minsan pinapatay dahil sa takot o hindi pagkakaunawaan. Mahalaga na kilalanin natin ang kahalagahan ng pagprotekta sa natural na tirahan ng frilled lizard. Ang mga pagsisikap sa konserbasyon, tulad ng paglikha ng mga protektadong lugar at pagtataguyod ng mga responsibleng gawi sa pangangasiwa ng lupa, ay mahalaga para sa pagyaksapang matagal ang kaligtasan ng kakaiba at kamanghamanghang species na ito. Ang edukasyon at kamalayan ay susi din. Seksyon 7, isang pamana para sa kinabukasan, ang lugar ng frilled lizard sa mundo. Ang frilled lizard, kasama ang prehistoric nitong hitsura at kaakit-akit na guugali, ay isang paalala ng hindi kapanipaniwalang pagkakaiba-iba at katatagan ng buhay sa Earth. Ang kanilang natatanging frill na ginagamit para sa pagtatanggol at komunikasyon ay isang halimbawa ng kamanghamanghang adaptasyon ng kalikasan. Ito ay isang simbolo ng mga sinaunang ecosystem na humubog sa natatanging flora at fauna ng Australia. Ang mga sinaunang kagubatan at disyerto ng Australia ay tahanan ng maraming kakaibang nilalang at ang frilled lizard ay isa sa mga pinakakilalang residente nito. Habang namangha tayo sa dramatikong frill ng frilled lizard at sa mga kahanga-hangang adaptasyon nito,
naalala natin ang pagkaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay. Ang kanilang kakayahang magbago at umangkop sa kanilang kapaligiran ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat species sa ating ekosistema. Ang kinabukasan ng frilled lizard tulad ng sa maraming iba pang mga species ay nakasalalay sa ating mga aksyon. Ang pagbabago ng klima, pagkawala ng tirahan at iba pang mga banta ay naglalagay sa kanila sa panganib. Kaya't mahalaga ang ating mga hakbang upang maprotektahan sila. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga banta na kinakaharap nito at pagsuporta sa mga pagsisikap sa konserbasyon, makakatulong tayong matiyak na ang iconic na nilalang na ito ay patuloy na umunlad sa ilang ng Australia para sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga siyentipiko at konserbasyonista ay nagtutulungan upang mapanatili ang kanilang tirahan at pag-aralan ang kanilang pag-uugali. Ang kwento ng frilled lizard ay isang paalala na hindi lamang tayo mga tagamasid ng natural na mundo, kundi aktibong kalahok sa kapalaran nito. Ang ating mga desisyon at aksyon ay may direktang epekto sa kalikasan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Piliin nating maging responsibleng tagapangasiwa ng planeta na pinoprotektahan ang biodiversity nito at tinitiyak ang isang malusog na kinabukasan para sa lahat ng naninirahan dito. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, maari nating mapanatili ang kagandahan at pagkaiba-iba ng ating mundo para sa mga darating na henerasyon.